Yo, what's up mga sir, mga master, mga lodi. So, kumusta kayo dyan sa inyong pinaroroonan, mga kasama natin mga mekaniko dyan. So, disclaimer muna tayo. Sa gagawin kong ito ay hindi para magmayabang o hindi para ipakita na magaling ako, kundi isishare ko lang yung ating kaalaman. So, sana ay manood ka na lang. Sa mga nagbabasya rin dyan, so manood na lang kayo para may matutunan naman kayo. So, let's do this! Magbabag clearance ay dito lang tayo sa taas. So, una muna nating tatanggalin ay yung takip niya rito. So, may pagtitignan natin ng timing mark. Tapos, itong head niya. Yan. Tanggalin muna natin mga sir. Kapag nariyan ka, mapadalang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutokso. Ikaw lang ang aking namahal ko, o aking diwata. So ayan mga sir, natanggal na natin. So ayan, natanggal na natin yung paglalagyan natin ng tapos natin. Ayan, 14 mm. Ayan, hindi na makita. Ayan, 14 po yan mga sir. So ayan, natanggal na natin dito sa taas. So yung i-adjust natin dito ay ito. Tapos yun sa kabila. So ayan, una muna mga sir ay tignan natin yung T-mark dito. So iikutin natin ito ng pa-counterclockwise. Counterclockwise mga sir. Ayan, so hahanapin natin yung T-mark. Ayan. Ayan, may F. Ibig sabihin, malapit na sa T. So, fire muna bago yung T. Ayan. Kasi tapat natin dun sa guhit. Hindi dun sa T mismo, sa may guhit mismo. Ayan. So, itetest natin kung ayan. Masyado na siya maingay. So, yan ang i-check natin. So, sa akin mga sir, dati hindi ko na rin to kasi ginagamitan ng pillar gauge. Pero, daming nagbaba sa akin dahil sabi nila, bobo ko daw, bakit daw hindi ako gumamit ng pillar gauge. So, ituturo ko sa inyo paggamit ng pillar gauge. So, ito, tinanggal ko na, hiniwalay ko na. Sinulatan ko na rin, 0.8. So, yung sa akin dito, dalawa, 0.8 tsaka 0.10. Ayan. So, tignan nyo na lang yung user's manual ninyo. Nandun yung tamang pag-timing ng valve clear. So, dapat po mga sir ay lumalaban pagka ginanyan natin. Ano po? So, dapat lumalaban siya. Ayan. Hindi yung dumudulas lang. Dapat lumalaban siya kunti pagka nilalagay natin. So, ganyan lang mga sir. So, ganyan lang po. Dapat mas nakadiin. Nakadiin dito sa exhaust. At nakaangat konti dun sa intake. Bakit? Ayan. So, explain ko sa inyo. Mostly kasi mga sir, ito yung valve. Ito yung valve ng ating motor. So, ito yung dulo nito. Yung nandun. Nandun. Ayan. So, yung taas nandito. So, yung pinakababa nito ay ganito. So, kung mapapansin nyo, mas malaki yung isa. So, ito, itong malaki ay intake ito. At exhaust naman itong maliit. So, itong exhaust, ibig sabihin, dito siya malapit sa labasan. Exhaust pipe sa may tambutso. Itong intake naman ay pasukan ng gasolina at hangin. Dito yan, mga sir. So, kapag ka yung diin itong rocker arm dito sa may pusrod, kasi tinutulak lang ito ng cams dito eh, nandito sa loob nito. So pag tinulak ito, itong pusrod, tinulak niya itong rocker arm, siyempre didiin itong valve natin. Siyempre may spring ito para bumalik. So
itong intake natin, malaki talaga ang butas. So kapag ka, ang timing ninyo ay mas mahigpit dito at mas maluwag dito, lalakas talaga yung hatak ng gasolina at yung ating motor. Pero lalakas naman talaga siya sa konsumo. So ang pinaka timing talaga nito ay dapat dito mas nakadiin at dito hindi siya gaano madiin, o kaya mas madikit dito at mas maluwag dito siya konti. So ayan, ituturo ko naman sa inyo ang paggamit ng walang pillar gauge. Ha? Walang pillar gauge. So hindi tayo gagamit yan. So una ulit ay itiming natin ulit. So halimbawa hindi nakaset, ano? So counter clockwise tayo. So ayan. So mapapansin natin gumagalaw yung ating rocker arm pag iniikot natin. So ayan. Para malaman natin yung malapit na yung T, ay bababa yung sa intake niya. Ayan, bumaba na. So, ibig sabihin malapit na siya sa fire at sa top dead center o sa T mark. Ayan. So, tingnan natin. Ayan, may dalawang guhit. Tapos, fire. Tsaka yung T, top. Ayan. So, kapag wala tayong pillar gauge, wala tayong gamit. Simple lang. Diba? Kapag inalog natin ng pag ganon, pahila, aalog talaga yan kasi meron siya ditong konting clearance. So ang pag-alog dito ay pataas, pababa. Up and down lang tayo mga sir, up and down. So ang pag-adjust nito ay up and down. Kapag niluwagan natin itong adjusting screw niya, saka natin ihigpitan din itong adjusting nut. Ito, itong maliit. So papakiramdaman natin na siya ay hindi gaanong mahigpit. So higpit lang siya ng ating daliri mga sir. Yung higpit lang na hindi siya gaano mahigpit. Kasi kapag inikot natin ito at hinigpitan itong kanyang mismong tornilyo, ay iikot pa itong nut, adjusting nut. So iikot pa ito ng konti. So dapat huwag yung masyadong mahigpit na mahigpit. So, yung katamtaman lang na higpit ng ating daliri. Ganon din dito. Dapat kapag ina-adjust natin ito ay hindi siya gaano mahigpit. Diba? Kasi sabi ko nga sa inyo, malaki yung bulb ng intake. Malaki yung bulb ng intake natin kaysa sa exhaust. So kapag ito ay masyadong nakadiin at maluwag ito, halimbawa naman ay parehas lang yung inyong timing. Halimbawa, 8 lang o 8 o 0.8 o 0.10. Depende sa inyo. At dun yung mapapansin yung hatak ng inyong motor. So kahit yung motor naman ay pusurad o kaya ay timing chain, so lahat ang intake ay malaki ang butas kaysa sa exhaust. Kahit tignan nyo mga sir kapag kayo ay nagpa-overhaul, mapapansin nyo yan. So ganyan lang po, sabi ko nga nag-timing ako ng walang pillar gauge, yun ay sa akin. Pero kung gusto nyong itry, simple lang i-timing nyo ng mabuti. Dapat meron kayong makikitang T-mark ang kagaya nun. So saka natin simulan mag-adjust. So kapag nandito na tayo sa top ng ating engine, ayun, so luluwagan na natin yung kanyang nut. So kapag niluwagan natin, luwagan natin yung pinakamaluwag na natin, saka natin higpitan yun dun sa mismong tornilyon niya na maliit. Yung eksakto lang na higpit natin, yung hindi siya gaanong mahigpit na mahigpit. Kasi pag mahigpit yan, nakatukod na yan. Maaaring mabend yung ating balbula o kaya ay magkaroon ng ibang damage. So dapat yung tansya natin na hindi siya gaanong mahigpit. So dapat hindi siya gaanong mahigpit para eksakto lang yung paglalaro niya. Hindi naman siya gaanong maluwag, hindi naman siya gaanong mahigpit. So kagaya din nung ginawa natin dun sa exhaust, mas maluwag siya konti dito sa kanyang intake. So dapat mas maluwag siya konti dahil kapag ka hinigpitan natin yan, lalakas yung kain ng gasolina. So mas madaming kain ng gasolina, malakas nga yung motor mo, pero sa consumo malakas din. So dapat kapag ka gusto mong tumipid, yung eksakto lang na higpit. Yung eksakto lang na higpit natin mga sir, para hindi siya ganon kalakas kumain ng gasolina. At the same time,
Eksakto lang yung kain niya, eksakto lang din yung hatak niya, hindi gaanong malakas sa konsumo, hindi siya gaanong mahina sa paghila. So yun lamang po sa umagang ito, mga sir. At kung ikaw ay bago pa lang sa ating YouTube channel, ay mag-subscribe na at pakiclick ang tiny bell para updated lagi sa ating susunod na mga video. So stay at home lang tayo, mga sir, Lodi, at dahil quarantine tayo, itong motor natin ang ating pagdidiskitahan ngayon. So kung may mga gusto pa kayong gawin natin sa susunod nating video, ay mag-comment lang po sa baba at gagawin natin yan kapag ka meron tayong time. So yun lamang at lagi. Thank you.